God will still be the same wherever we are. Sa mga tayong dako naroon, hindi po nagbabago ang temperatura ng pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen? So, sa araw nito ay today is March 20. No? At tayo ay hopefully by coming April ay tayo ay i-allow na magkaroon ng physical gathering. Amen? Thanks be to God na tayo nakabalik sa church. Gusto pumunta dito, ang sasabi lang po namin ay pumunta po kayo dito, meron po tayong drumag. Kung mga bagong galing ay yayakapin po kayo para sa mga dito. Amen. So, let me tell the message of the Lord today. Alam po ninyo, kahit paano pa yung ating gawing pagsusulingan. At araw-araw tayo ay nagkakaroon ng struggle sa buhay. We are in the battle. Tayo ay napiparap sa matinding pakikinig ka sa ating pang-araw-araw na buhay. At ang pakikibakang ito ay hindi po natin kaya panalunan na magsa maliban nakasama po natin ang higit na mas malakas, higit na mas makapagyarihan, ang higit na makapagdadala sa atin sa iba yung datong patibay at yan iba rin lang ang diapang Jesus. So let me tell you the message of the Lord today. Hindi mo kayang mag-isa, okay? Kailangan mo ng katulong. We cannot beat him alone. We cannot beat the enemy. No? Wala ko nag-share. Yeah. Praise God. Hindi natin kayang kaaway na nag-isa. Kailangan po natin ang isang malakas na kakampi. Kailangan po natin ang makapangyari ng Diyos. Amen? At alam po ba ninyo, the enemy's ways are powerful. I said are because there are many na pinamumunuan na nag-iisang kanilang commander na walang iba kundi si Satanas. So the battles we fight are real. Yung pong ating na kinakaharap ay pinitikat ang isip, ito ay totoo. The cost of defeat are far higher than we realize. Kung minsan nakala natin, na-understimate natin na kaaway kung minsan, pero alam po ninyo, kapag ating binabaliwala o ating binamalit ang kaaway, hindi po natin naumalain na higit palang mas malaki ang nagagawa niya pagkasalanta o pagsalanta sa ating buhay kapag hindi natin alam kung paano natin siya lalabanan. So, the glories of victories are far more wonderful than we can imagine kapag tayo ay nagtagumpay. At alam po natin, lahat tayo, pag tayo ay nagtagumpay sa ano mga pagsubok sa buhay, sa anumang taban natin sa ating hindi nakikita kaaway, ay grabe ang ating pagbubuhi, ang ating pagsasaya kapag itong mga kinakaharap natin, mga matitinding laban ito ay ating napanalunan. So bilang mga tagasunod na ni Kristo, kung sabi natin kanina, we are in a battle. Our enemy wants to render us ineffective. Nais po niya tayong maging fruitless. Nais po niya tayong maging ganto tayo. Babagal-bagal tayo sa gawain ng Panginoon upang hindi po tayo maging mananagumpay. Pero tanda po natin, the devil longs to deceive us, at kung tayo nais mo na tayong mapagdalangan, huwag po natin kalimitan o kalimutan na meron po tayong Diyos na higit na mas makapangyarihan, higit na mas nakita at higit na sa mananagumpay na magdadala sa atin sa katagumpayan ng ating buhay. Ephesians chapter 6 verse 10 to 13, the Bible says, okay, kung ready na po kayo, ay inipong buhalin na inyong mga Biblia. Sulat ko ang ating pagbasa ngayong aga. Ito ay ating pinang mula sa sulat ni Pablo sa ating Epeso, kabanata 6, talata 10, at kapitulo 2. Just take your Bible and read with me. Okay, alam ko, ilang gusto nyo, nahirapan po basa sa mobile phone ninyo dahil napakaliit itong PowerPoint. But I suggest, as you read this voice, and the voice, ngayon yung narinig,
sa inyong mga virtual Zoom application na ito ay hindi pong maintindihan kung saan po natin kinukuha ang ating pagbasa. Okay? Sabi mo na Ephesians chapter 6, verse 10 to 13. Sa kaunlulian, maging matibay kayo sa tulong ng Panginoon at sa kapangyarihan ng kanyang katatagan. Isuotin niyo ang buong kasuhan ng pagkakamahal ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga pakana ng Diablo. Sabagkat dapat paglaban natin ay hindi sa laman ng dugo, kundi sa laban, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga makasanlibutang hukbo na kadilimang ito, laban sa mga espiritual na persa ng kasamaan na nasa kaitaasan. Kaya nga suotin niyo ang buong kasuot ng pandigma ng Diyos upang kayo'y makatagal sa pagkikipaglaban pagdating ng araw ng kasamaan at kung magawa na ninyo ang lahat ay makapanindigan kayong matatag. Amen. So, dito po ay atin pong narinig ang sulat sa Pablo sa mga tiga-peso na kung saan ay kanya pong binigyan ng palaala at instruction ang church o mga believers sa Ephesians, no? Kung paano haharapin at kung paano makikita sa isang tigmaan na tinakakikita ang kaway. Sabi nga po dito, let us wear the full armor of God. At tandaan po natin, every day is a battle. That's why every day we need this armor. Amen? So bago po lahat, tayo po ay manalangin. Let's pray. Yes, Lord. Ama po, Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat sa pangalan ni Jesus Kristo ng aming Panginoon, tagapagligtas at mananakop ng aming buhay. Diyos, kami po agad ay nagsasubmit sa iyong kalooban. Kami nagpasasakong po Diyos sa anumang plano, purpose mo God sa buhay ng iyong mga anak, sa mga oras sa ito sa aman sila dapat naroon, sa pamagitan o God ng koneksyon o Diyos ng internet na ito o God. Lord, we pray that you may you bless, O Lord God, Panginoon, ang mga gadgets na hawak mo nila. Ibenedict, O Lord God, kung saan, O Diyos, ito at dito sila, O God, nakikinig, Panginoon, mula sa bisahing ito na ito, O God, niyayag, O Diyos, mula sa pulpit mo ito. I pray, O Lord God, ang hindi, O Lord God, magpipigil ang pagdaloy ng kapangyarihan mo. I declare, O Lord God, the anointing that comes from your holy throne, O Lord God. Mag-usap ka, O Diyos, sa iyong mga anak, sa mga sila tapo na naroon at dalayin mong God, iyong pong patuloy na abutin o Diyos, anumang bagay sa kanilang buhay na nais mo, O God, ipuin o Diyos. Ang mga bagay, O God, nais mong ang kanilang patuloy na isabit sa iyong kapamalaan. Dalayin mo, God, na maging maliwanag o Diyos ang iyong pong instructions. Marinig nila ng maliwanag o God ang iyong nais upang kami o Diyos. Tulad na sabi ng salita, kami maging mananagumpay sa panahon na ito na kung saan ang kaaway na aming nagiging kalaban. Kaaway po namin, O Diyos. Kaya na kaaway, may kaaway din namin. At dalangin po namin, O Lord God, let this battle, O Lord God, be won by the power, O Lord God, of the blood of Jesus. At dalangin po namin, O Diyos, na ang iyong banal na espiritu ang patuloy na sumako sa aming mga puso, sa aming isipan. At ganoon din ang aming focus, ang aming atensyon, Panginoon. Sa mandapong naroon ng mga anak mo, Diyos, sila nga, O God, ay patuloy mo, O God, palalakasin. Patuloy mo, Diyos, na sila iyong bibigyan, O God, ng pag-asa na ang laban, O God, ay ito, Diyos, ay mapagwawagian kung kami ay matututo lamang sumunod sa iyong kalooban. Let the soldier of our God, Lord, na iyong tinawag ko, Diyos, magitan ng katauhan na iyong alak na ito, ay patuloy na mag-rise up sa panahon na ito. This time, O Lord God, may panahon, Panginoon, na kami ay patuloy, O God, na tumayo, O Diyos, na may katapangan, na may katatagan, at hayamong pananampalataya namin ay patuloy, O God, na magsilbit, magpulot sa amin, O God, ng kalakasan, sabagat maliban na kami, O Diyos, ay magtiwala sa iyong kapangyarihan, sa iyong mga gagawin, kami, O Lord God, ay tunay, O Diyos, na magiging talunan, Panginoon, sabagat ang laban namin, O God, ay nakasalalay sa aming pananampalataya sa iyo, O Diyos. Father, we right now, Panginoon, we commit to you the preaching of the word, we commit to you the message, O Lord God, that you are going, O Lord God, to deliver in the heart of your people. Magpalaibin to Diyos,
Atalay ko, God, walang salita mo, God, mababalik sa iyo na walang kapuluhan. At ito, Diyos, ay gagawin, tatapusin, anuman ang panubala na nais mong mangyari, O Diyos, sa buhay ng anak mo ito. In Jesus' name, Amen. It's God. Hallelujah. So God gives us spiritual armor for the battle. Alam po ninyo, ang Diyos, binigyan po tayo ng Panginoon ng kasuot ng pantikma. At yun ay alam po natin, ang isang sa pananaw ng mundong ito, ang isang mantirikma ay kinakailangan naka-full battle gear kapag siya ay luluso sa kaaway. And the last piece of armor na dapat itaglay-taglay na hindi dapat mawala sa kanya ay yung panalangin. Sabagat ang isang Kristiyano na hindi nalalangin na tapo natin ay nagiging isang laughing stock o katatawanan mula sa mata ng kaaway sapagkat siya ay nagiging walang kapangyarihan. A prayerless Christian is a powerless Christian. Ganun din po ang isang sundalo. Pag isang sundalo, walang sandata na po madali po yung mag-api ng kaaway. Kaya nga, tandaan po natin sa anumang laban na ating kinakarap, meron po tayong commander-in-chief na commander-in-chief po natin ay higit na mas makapangyarihan. Siya ay malakas, siya ay puno ng wisdom at higit sa lahat. Ang kanyang pamamaraan ay hindi katulad ng pamamaraan ng tao sabagat ang kanyang pamamaraan ay ang pamamaraan na kung saan ay punong-puno ng kanyang kapangyarihan. At kapag siya pumilo sa buhay natin, walang gawa ng kaaway na hindi po natin kayang kapagkakumayan. Amen? So, let's us be people of God who will always depend sa kapangyarihan ng ating commander-in-chief. And let's put all the armor na binibigay sa atin ng Panginoon at tayo lagi pong sumandal sa Kanya. Siya ang ating puno, siya ang ating commander-in-chief at sa Kanya po tayo makikinig at sa Kanya po tayo asa sa kung anuman ang nais niyang gawin natin sa ating buhay at gawin natin sa ating pang-araw-araw na buhay at tayo tinutuan ng Panginoon na ito makarapin ang maaway. Amen! So, lumapo ba ang dapat na makita sa buhay ng Kristiyano upang maging handa siya sa pakikibaka? Una, alam po natin, ikaw at ako, kapag yung minamahal, the moment na tayo tumanggap kay Kristo, handa tayo magbago. Amen? Ang isang Kristiyano na hindi nagbabago after natanggap si Kristo,